a delivery. Is it the drop or live offer? Live. Medyo matagal si Sir Magano. Inspection. Guys ha, officially nasa abilang panig na naman tayo ng bansa which is Canada. Hindi na nga niya tinatakan tong akin yun eh. Wala nang tatak. Ah, meron dito sa gilid ko lang oh. Ayan guys, officially nasa Canada tayo. Thank God. Bagong lahat. Is okay. Lagay ko muna ito dito baka mawala at saka itago ko yung passport ko kasi importante yung passport. Di bali nang mawala ang driver's license, wag lang yung passport. Ang driver's license, madali nilang mayan yan. Right you guys, magandang hapon. Ang current location natin is andito tayo sa Ambassador Bridge, Detroit, Michigan. Patawid na sana ako ng Ambassador since nagkabirya yung papeles at hindi pa tapos yung ECE ko, which is yun yung dokumento, papeles na naka-state doon yung mga load natin at umabot ng 4 oras bago maklear. Ayan o, nakakita nyo itong aking ilagay ko na sarili ko sa sleeper ng 4 hours and 13 minutes oh. Yan. Tapos tinawagan ako ngayon ng aking dispatch, sabi niya ano na daw, clear na daw, at ini-email to sa akin yung aking ang aking ACE manifest. I-check ko lang dito at pagkatapos niyan eh pupunta ako dyan sa gas dyan sa ano na yan, duty free na yan, at ipapaano natin, i-email ko sa kanila ito doon at ipapaprint natin para makatawid na tayo. Ayan, andito na yung na-email na sa akin at ipapaprint ko doon. Samahan nyo ako para makapasyal din tayo sa loob. Tara. Ano na yun, okay lang na medyo natingga tayo ng konti. I just take this chance na para magbuhat ako. Nakapagbuhat ako ng 2 oras. Wow. Tama na yun. Bukas ulit. Everyday. Exercise lang para healthy tayo. Magkakaedad na kasi tayo eh. Mahirap na mga kaibigan. Tapos na tayo sa duty free. Padaanin muna itong mga to. Tayo sa duty free. Pagtakas doon ng bundok. I mean ang bridge papunta ron sa ano. Guys, andito sa Detroit, Michigan ha. Ambassador Bridge. Alright. Meron din naman silang free wifi dito mga kaibigan eh. Kaya makiki-wifi tayo, makiki-wifi. Habang inaantay natin yung mga papeles. Okay. Tanong natin yung kanilang ano, yung fax dito, fax number. Alright, tanungin natin. Hi, just asking if you have a fax number here. Your email is on the other side of the visa register. This register here? Alright, sir. $4 per page. Picturean ko na lang, tapos copy page ko. Yan. Madali lang naman to guys eh. Kasi cellphone, copy. Tapos email natin to. Mail to paste. Yan. Subject ECE. Okay. Yan, send na natin, antayin na lang natin. All right.
abangan natin. Bayaran ko, meron ako ditong barya, 20 bucks pambayad. Right there? Okay. Email? Okay, thank you. Alright, you guys, ang Ambassador Bridge. We are here in Ambassador Bridge Duty Free. So ito, ito ba yan? Sabi niya, Kumeras Devil Duty Free. Ah, hindi. Meron ako dating ano, wala na yung papilis. Hi. Hi. Can I email? Travers Transport ACE. Sarap sana guys kapag na-shot pa tayo, masarap bumili rito ng ano. Masarap bumili rito guys ng alak. Right there, andun na. Mabilis lang. Pay in there? Okay, thank you. Diyan na guys ha, ECE. Hi. There you go. Yes ma'am. Then pay it by cash. I have 20 bucks right here. No, it's $4. $4, yes. Mm-hmm. Thank you very much. Okay. Ang guys, andito na lahat pati sukli ko, 16 bucks. ACE, tapos itong resibo ito kasi papa-ripan natin tong ACE na to. Sayang din yung ano guys ha. Yung kaibigan ha, sayang din yung $4 USD. Tapos kung kukumpitin natin yon, kung magkano yun sa Canadian, kulang-kulang $6 din. Pambili na yun ng mantika ba? Cooking oil. Tapos dire-diretso na tayo, punta na tayo dun sa ano, sa tawid na tayo para makatawid na tayo ng maayos. At least nakapasyal na naman tayo rito. Gusto ko sanang umikot pa doon sa loob ng duty pre, tumingin-tingin. Aso, mamadali na rin ako, gawa nga ng may appointment din akong inahabol. Kaya hindi na ako nagtagal mga kaibigan. Sa susunod na pagkakataon, pasukin natin yan. At mag-window shopping lang tayo. Window lang pa. Window shopping lang. Kasi hindi naman tayo nabili ng alak, yun na tayo masyadong nagiinom. At meron din silang tabakong paninda, sigarilyo dyan, mura pa. Well, since hindi naman tayo masyadong iwas tayo sa ultimo sigarilyo. Kaya hindi tayo bibili muna. Ayan mga kaibigan, start ko lang. Okay. Alright guys, tara! Meron pa akong kulang-kulang 4 na oras driving bago makarating dun sa dideliveran natin. Anong oras na rito sa sa Ontario, alas 4 na, maka 4, 5, 6, 7, 8, mga alas 8, makakarating ko, depende sa traffic condition. Ano yung malalaman kung traffic condition ay okay. 4 na oras to 3 and a half or 4 hours maximum kung walang traffic. Pero kung may traffic, ano magagawa? Kabuti na naman tayo ng siyam-siyam. Di ba, alit, marami naman akong driving hours. 7 hours and 2 minutes of remaining drive time. Alright. Hey, bilisan mo. Wow! Baka
kaway-kaway pa si Ludi ah. Sagay, sagay. Kala ko sagay ko yung com. Itong Ambassador Bridge na to, ano eh, ma... Ewan ko, tapos na yung ano dyan. Yung construction. Guys ah, once again nasa Ambassador Bridge tayo ah. Detroit. Yes! Windsor, Ontario. Detroit, Michigan. Kala ko bukas pa ako makakalabas eh. Bukas pa ako makapag-drive dahil sa papeles nating inaantay eh. Hindi pa naman pwedeng in 4 miles maglakad dito, walang daanan ng tao, hindi pwedeng maglakad. Pero magandang view rito guys ha. Sana kung may drone ka, paliparin mo lang yung drone din eh. Hanggang ngayon, di pa natatapos itong construction na to. Pero may improvement na nung nakaraan, hanggang mula dun yung construction eh. Ngayon, hanggang dito na oh, yan. Medyo palapit na ng palapit dun sa ano, katapusan ng construction dun sa may baba ng bridge. Salamat, hindi masyadong ano guys, hindi masyadong ma-traffic. Hindi masyadong ano diyan. Pila ba? Unlike before. Mukha sa mga previous video vlog natin, napapadaan din naman na tayo rito. Sa katutak ang truck. Wow! Tutak ang truck. Alright. Truck open. Dito tayo, dito tayo. Bababayin ko lang mga kaibigan. Patayin ko yung reaper natin. Hindi maingay. Okay. Para sa ganon eh, hindi sila ano, hindi sila, hindi lang tayo pagsabihan. Chains, lagay ko sarili ko sa on duty, border crossing. Yun. Pabayin ko lang.
guys. Tayo na. Ito na yung ACI. This one is ACI going to Canada. From US to Canada. Dito naka-state lahat yung load, entry number, at saka nandyan yung barcode, lahat, pati details ko. Nandyan yung port of entry kung saan tayo dapat pumasok from US to Canada. Then driver, which is my name, company ko, tractor license and trailer license, shipment, yung mga yan, kung saan ang delivery, yun. As of course, itong Canadian passport natin, number 1 to. So, pwedeng mawala ito kasi kung mawala ito, nako po. Malaking aberya yan. Tapos, andito yung aking mga papeles. Kung kailanganin nila yung bill of ladings. Bali, 7 hulog to guys eh, pero iisa lang ang pupuntahan niya. Sila nang bahalang mag-distribution. Bukas ang delivery. Sabi rito is delivery appointment book for Tuesday, Wednesday ng alas 10. 21 bukas. Yan. As per my dispatch. Tagalan to ah. Nung 17 tayo malis. Saka tayo ng Watona, Minnesota. Nag-pick up tayo sa Motley, Minnesota. Oh guys. So para sa mga nagtatanong guys, ha, bakit nating pinapatay ang tractor at saka trailer kapag kapag nandiyan tayo sa boot nila at hindi natin sinisit ang parking natin, inapakal lang natin yung parking brake, yung pedal kasi ayaw nila ng ng maingay, masakit sa tenga nga naman. At para pag nag-usap, hindi yung parang nagsisigawan kayo, mas paganda yung patay lahat para walang problema. Tagalan ko si Buddy. Binusisi siya ni ni Mr. Mr. Officer dyan ah. Go-go na siya, go-go. Ah, sir. Good afternoon. Ah, Winnipeg man ito ba, sir? Glass off. Okay. Ah, since the 17, sir. I deliver in. Ah, no, sir. Ah, it's fish, sir. Fish. Alisin natin si sinabi niya. Thank you, sir. Alright, yo guys. Wala na, wala nang tatak-tatak. Okay.
Medyo matagal si Sir Magano. Inspection. Guys ha, officially nasa abilang panig na naman tayo ng bansa which is Canada. Hindi na nga niya tinatakan tong akin eh. Wala nang tatak. Ah, meron dito sa gilid pala oh. Ayan guys, officially nasa Canada tayo. Thank God. Bagong lahat. Is okay. Lagay ko muna ito dito baka mawala at saka itago ko yung passport ko kasi importante yung passport. Di bali nang mawala ang driver's license, wag lang yung passport. Ang driver's license, madali nilang maiano yan, pero passport pagtatawid ka ng border, wala na. Ano, wala kang identification talaga. Alright. Tapos bababa ako. Para i-turn on natin yung ano natin. Reaper. Are you guys, tara? Yes! Alright. Windsor, ayun guys ha, Windsor, Ontario, Canada. Welcome to Windsor, Ontario, Canada. Mukhang tenga rito. Tuloy-tuloy na tayo, samahan nyo ako sa ano, sa di-deliveran natin, delivery location. Construction pala. Yeah, pala. Construction. We have 9 hours and 2 minutes of the remaining drive time. Guys, minutes na udot 29 degrees. Aircon nga muna ako para naman lumabig na tong ano truck ko para mamaya pag matulog ako eh hindi ako yung parang nagpapawisan ako eh parang ginigisa sa mantika ako na natutulog. Hirap matulog din kasi yung mainit. Pinagpapawisan ka, imbis na sana calm down lang yung heartbeat mo. Wala kasi mataas ang heart rate mo. Hindi ka makakatulog kasi mainit. Guys, good evening. Inabot tayo ng gabi ngayon sa pagda-drive. Nandito na ako sa dideliveran ko dito sa Loblaw. Ngayon, pupunta ako doon sa loob sa kanilang opisina. Mag-check-in tayo. Samahan nyo ako. Kalingkot tong papeles.
Nabot tayo ng siyam-siyam sa pag-drive. Kung i-unload nila ako ngayon, maswerte ako, salamat ako kasi bukas pa yung appointment ko eh. Pero kung hindi, okay lang. Nakapag-park naman na ako dito sa isang side na to. May slot dito na available. Nag-park na ako dito para for tonight. Ayan, talikulat yung papeles na to. Kasi nag-check-in ako kanina dun sa guard nila. Binigay naman na yung mga details sa akin, pati papeles. Ayan. Tara, samahan nyo ako guys, tara. Dilim, madilim. Ito yung makikita. Where is their office? Where is their office? Office. Over there. 250 over there? Yeah. Thanks, man. Napangiti pa si kaibigan. Wow! Ang daming trailer. Punuan. Sama na, ma-unload na ako ngayon. Para dire-diretso na tayo. Yun. Yun. Ito yata. Ito ba yung opisina nila? Shipping office entrance. Shipping naman to. Yung receiving. Driver check-in. Hi. Good evening. Over there. Hi. How about here? I'm just a delivery. Is it a drop or a live option? Live. So we don't do live at this time? Okay. Until 4 p.m. 4 p.m. tomorrow. Oh, okay. All right, anyways, can I just look for a parking place over there? You want to park here? Yeah. I'm gonna stay here. I don't have any more driving hours. Oh, yeah, so you can just stay there, like. Yeah, just look for a parking place and come back tomorrow early morning. What time they will going to do the pickup? I mean the live unload. Yeah, unload in after like 6 or 7, come around 6:30. Morning? Okay, sure, for sure. Thank you. I'll come back. Can I use the washroom? Yeah, you can. Thank you. How are you guys? Ayo guys. Walang live unloading na ngayon kasi umaga pala yung live unloading nila. Start ng alas 6. Balikan ko na lang dito bukas. For the meantime, at least magpahinga na tayo at bukas ulit balik tayo rito. Bukas lang ako ng kamay, tapos susubo ako bago matulog. Alright. Balikan na lang natin bukas. Punta na tayo sa truck. Pahinga na tayo. Bukas ulit. Maraming mga rito. Mga trabahante. Bihira yatang Pilipino rito eh. Okay tayo ha. Balikan na lang natin. Bukas na alas 7. Yun. Pagpabukas na lang natin ito, mga kaibigan. Pagpabukas na lang natin ito,
since naman na dito na tayo, patuloy na lang bukas, balik na lang ako doon bukas. Mga kaibigan, no? Hanggang sa muli nating pagkikita, sa muling video vlog natin, ingat kayo lagi dyan, keep safe and keep healthy on trucking. Peace up guys, thank you, bye. Oh, by the way, good night sa lahat at shout out sa lahat. Bye! Lakay Pinoy Trucker.